Magandang hapon, Marilyn. Marilyn, kapatid mo yung tatay na si Hindi Jonathan? Po, bayaw ko po. Ah, bayaw mo. Opo. Okay. At ang biktima ay kinikilala natin na si Juna Balila. Okay? Opo. Ano po ba ang naikwento sa inyo? Ano po ba ang nangyari? Hindi po, ganito po yan, ma'am. Yan po ay nag-working student po yan, ma'am. Mm-hmm. Tapos, sa dati po niyang amo, ma'am, umalis po siya, masukan po kasi po yan, ma'am. Mm-hmm. Tapos, lumipat daw po siya, ma'am. Ni-rescue daw po ng amo niya ngayong bago. Mm-hmm. Ang nag-rescue nga po siya, ma'am, yung si Janet Reyes po, ma'am. Nag-rescue okay. siya, ma'am. Hindi po siya nagkipag-coordinate sa DSWD, ma'am. Mm-hmm. Kasi po underage pa po yan, ma'am, eh. Napunta sa kanya, eh. Underage? Opo, okay. 16 pa po yan, ma'am, eh. Okay. Ni-rescue siya sa iba pang amo? Opo, ni doon Janet Reyes. Sa, opo. Doon rin sa... Lugar na yun mo. Okay. Gano'ng katagal na ba na... nawalay o nahiwalay sa inyo o sa tatay, sa pamilya niya, itong si Juna? Yan po ay lumaki po dun sa lola niya. Sa lola, opo. Okay. Isa hirap po ng buhay po kasi ma'am, gusto po niya makapag-aral, makapagtapos po ng pag-aaral. Ang ginawa po, nanarbaho po dito sa Maynila, lumuwas po. Okay, taga saan ba sana ang... Samar po. At taga Samar. Opo. Okay, so ilang taon nung umalis o gaano katagal na si Juna dito sa Maynila? Ano po? Mm-mm. Nung umalis pa po siya noong 2022 po. Ah, tapos na ang pandemic. So, opo. 2022. Opo. So, mahigit ko mo lang, gano'ng katagal na si Juna dito sa bago niyang amo na nag-rescue sa kanya? Ang sabi po ng amo, isa't kalahating doon po sa kanila. Isa't kalahating taon? Opo. Isa't kalahating opo. Taon? Doon po kay Janet Reyes. Dito kay Janet? Opo. Kay Janet. Okay, opo. Yan yung bago niya na amo. Opo. Kung saan, natagpuan siya na wala ng buhay. Opo. Okay. O, kanto po. Uh-huh. Yan po ay... Yung bata na yan po, hindi po namin alam na nandiyan po sa kamay po nung Janet Reyes, ma'am. Okay. Ganito po. Yan, dapat po, ang gusto po namin sana nung nakausap po namin sa barangay, ang tinanong po namin siya na ni-rescue mo yung bata kasi sabi po niya, ma'am, sa amin, ni-rescue daw po niya. Mm. Ang sabi po namin, ma'am, ni-rescue mo, bakit hindi ka nakikipag-coordinate sa DSWD? Kasi underage po yan. O kaya sa mga kamag-anak. Mm-mm. Para alam po namin, ma'am, na nandun po sa kanya. Ah, so hindi ninyo, kayo na pamilya, kahit yung tatay niya, hindi alam na nandoon siya dito kay Janet. Opo. Okay, hindi niyo alam. Ang akala ninyo, nandun pa rin siya sa dati niyang pinagtatrabuhan. Opo. Hindi naman rin nagkukwento sa inyo, si Juna. Hindi po, kasi po, ganito. Ayaw po, kasi paggamitin siya ng cellphone nung amo niya. Yung bago. Opo, tapos okay. Magchat-chat po yan. Doon sa CR po, doon sa mga kaibigan, hindi nagsusumbong. Wala po ibang pinagsusumbungan yung doon po sa mga kaibigan. Okay. Si Tatay Jonathan ay nasa line 1 natin. Tay? Okay. Yeah, po. Oo. Ayan. Tay, kailan niyo huling nakausap si Juna? Yung September po, gusto ko sana siyang makausap. Mm. Pero sabi niya, busy po lang siya. At humigo rin siya ng, humingi ako sa kanya ng number, ayaw magbigay. Paano niyo siyang na-message? Sa messenger lang ba? Bakit ano? Sa messenger lang po. Sa messenger. Kinukuhanan niyo sana ng cellphone number, ayaw magbigay. Bakit daw po? Ito, ewan ko po. Gusto ko nga sana siyang makausap, mangumusta sa kanya. Mm. Ngunit hindi naman siya nagbigay ng cellphone number niya. Nung Pasko at saka New Year, nakapag... Bumati pa ba ng Happy New Year o Merry Christmas sa inyo? Wala po. Hindi rin. Hindi nakapag... Oh. Kayo po, ang tsahe niya, si Marilyn, kailan niyo huling nakausap? Wala na po kami yung communication, ma'am. Kasi po, ma'am, hindi na po siya makakano ng cellphone. Kung baga, chat po siya, ma'am, doon sa CR ng amo, ma'am. Okay. Tinatago po yung cellphone, tapos dinidelete po lahat ng mga message. Pero, dinidilit yung mga message niya sa cellphone niya, nandun po sa kaibigan niya. Okay. Eto, kausapin natin yung kaibigan, ha? And, ano ang huli ninyong usapan o pag-uusap ni Juna? Ang ano po kasi namin, ma'am, December 6, nagmakaawa sa amin si Juna na umalis siya doon sa bayan ng amo kasi nga po, ano po, umiiyak po siya sa live sa CR. Mm-hmm. Tapos kinakatok po siya doon, tapos sabi ni Juna doon, wait lang, may ginagawa po ako sa CR, ganon. Mm-hmm. Tapos ngayon po, pinipilit po buksan yung CR kasi nga po, umiiyak si Juna sa CR, tapos naglalabas po ng sama ng loob sa amin, sabi niya, pupunta daw siya kay MJ na kaibigan din namin po na
para dito na siya tutuloy kasi nga po, nahihirapan na daw po siya, sinasaktan daw po siya, tapos binabato daw po siya ng bola. Tapos daw po, may nagsabi si Jonah, nagsabi po si Jonah sa kaibigan namin, Ben, na pinaso daw po siya ng cup noodles. Naku. Tapos po, kailan ito? Po. Kailan ito, An? Kailan itong pag-uusap ninyo na ito? December pa? December 6 po. Naglabas po ng sama ng loob sa amin si Kim na sinasaktan daw po talaga siya. Okay. Attorney, makasaglit lang po ata. Uh-huh. Nasa hearing po yung ating police Senior Master Sergeant Alejandre Sumabat. Chief Investigation and Detection Management Section po ng San Jose del Monte, Bulacan PNP, para po sa karagdagang detalye po, attorney. Sige. Master Sergeant Sumabat, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Oo, live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Si Attorney Aina Magpali po ito. Sir, ano po ang mga developments sa investigasyon dito sa pagpanaw o pagkamatay ni Juna Balila? Bali po, nakunan na po namin ng salaysay yung sinasabi niyang amo niya saka yung anak niya po. Mm-hmm. Tapos may isa pa pong tao na nakunan din kami ng salaysay. Mm-hmm. Yung pong autopsy result po, hindi pa po na kukuha. Pero sabi po nung satellite kung ng crime lab namin dito is dadalhin na raw po ng doktor na galing po ng Bulacan. Okay. So wala pa po tayong initial findings ano na masasabi dito sa pamilya at sa mga kaanak kung ano talaga ang nangyari? Yes po. Opo. Oh, may mga katanungan lang dito, Master Sergeant Sumabat. Si Ma'am Marilyn, yung tsahin. Sir, magandang hapon po. Mm-hmm. Sige po. Nagtanong po, yung kulinarya po kasi, sir, tumawag po sa amin na lumabas na daw po yung autopsy. Ang finding daw po, is nagbigti daw po yung bata. Tumawag po sa amin mismo yung kulinarya po. Okay. Kaya, pabalik-balik po kami, sir, kaya dyan sa San Jose del Monte, sir, nanghiram kami ng pamasahe. Mm-hmm. Opo, kasi po, kami po, kapos na kapos sa pira, ma'am eh. Ano ko lang rin ha, share ko lang, ang kulinarya po ay wala pong kakayahan o yung, kumbaga, authority ha, na mag-determine. Ang talaga po pagka mga autopsy po sa otoridad po. Opo. Kaya hihintayin po talaga natin opo kung anong sasabihin dito yan sa opo ano. Kailan po ba ini-expect Master Sergeant Sumabat yung resulta ng autopsy? Ma'am, ang sabi po kasi sa satellite kanina, dadalhin po ngayong araw na to. Okay. Ngayon, ma'am, kung sakaling hindi po madala ngayon, baka kami na po ang pupunta ng PPO namin para kunin mismo yung resulta. Mas mabuti po siguro na tayo na ang kumuha para po naman mapanatag ang loob ng ating ano no ng ating mga kaanak po ni Juna. Pero initially po doon sa investigasyon, meron po bang nakitaan po ba ng pagpupumiglas o mga iba pang tama sa katawan itong si Juna? Wala po, ma'am. Wala. Ano po ang sino po ang nakahanap sa kanya? Yung pong nakakita po is yung babaeng anak po nung amo niya. Ilang taon itong Stephanie po? Ilang taon itong nakakita? 16 po yata, ma'am. 16. Mga anong oras na nakita? Maaga na po yun, ma'am eh. Yung paglabas niya po ng bahay, nakita niya po doon sa lugar kung saan nakabitin yung biktima. Wala pong nakitaan na parang pinasok sila o kumbaga parang outsider na... Wala po, ma'am. Wala po. Wala. Nakalak lahat. Okay. Oo. Meron bang naikwento yung amo o yung anak ng amo na kakaibang kilos ni Juna na napag-masdan nila? Sabi po nung Stephanie, ma'am, kasi magkasama po sila sa isang eskwelahan. Sa SPC po sila nag-aaral. Parang nakakwento niya, parang hirap siya sa academic. Parang ganun po. Yun po yung nakukwento lang ko nung biktima. Wala po bang boyfriend? Wala bang nasabing ganun na may mga hindi magandang barkada o kung ganyan? O kakaibang kilos? Ma'am, wala pong boyfriend. Girlfriend po kasi parang medyo boys yata yung bata. Okay. Na-interview ni rin po ba at nakuhanan nyo ng salaysay itong mga kaibigan na ayon sa kanila ay may marami daw pong reklamo itong si Juna tungkol sa amon niya? Ma'am, may isa po. Pero yung iba po, hindi pa po namin nakukuhan. Kasi parang ayaw naman yatang sabihin po nung kung sino po yung mga yun.
Ah, sandali lang ha. Sandali lang, Sergeant Sumabat ha. Balikan ko lang si Ann. Ann, balik ako sa iyo, Ann. Yes po, ma'am. Oo. Handa ba kayo na magbigay ng salaysay tungkol sa mga alam ninyo at nakita ninyo kay Juna? Kasi para mas mabigyang linaw sana yung naging mga huling araw ni Juna. Ah, sige po, ma'am. Marami po kasing kaibigan si Juna sa social media, ma'am. Yung iba po, nakita po na sinabunutan siya ng pabiro. Yung iba po, may nagsasabi kay si Juna, nagsasabi sa iba na pinaso daw po siya ng cup noodles. And then po ako, ano lang po ako eh, nag-ano lang po ako kay Juna, nagmamalasakit lang po ako. Mm-mm. Kung ano po yung nahalata ako na mali, dun ko lang po na ano. Gano'ng katagal mo na naging kaibigan si Juna, Ann? November po. So mga dalawang buwan pa rin lang? Opo, opo. Sa TikTok lang din po yun. Oo. Meron ka bang ibang mga kakilala pa o kaibigan na mas matagal nang kilala si Juna? Si ano po, si MJ. Sige, kasi off-air, pwede natin na kunin ang mga detalye nito para maibigay natin sa pulisya para mas ma-follow up nila at ma-follow through. Kasi mahirap eh, mahirap rin naman magbintang, di ba? Ang gusto lang naman natin ay malaman natin kung ano ba ang mga huling araw ni Juna at paano nangyari ito, kung ano't ano man ang naging kinahinatnan niya. No? Sa Opo, ngayon, talagang ang hinihintay natin, Shari, is the autopsy. Opo. Okay? Yung autopsy. At sinabi Opo. Naman ni Sergeant Sumabat na lalabas ngayon at kung hindi lumabas ngayon, sila ni mismo ang kukuha. Salamat na. Opo, ma'am. Oo. Paano po, ma'am, kung lumabas po yung resulta na negative or positive po, ano po mangyayari, ma'am? Sergeant Sumabat, ano ang gagawin natin kung kunwari makitaan na talagang yung tangka na pagkuha niya ng sarili niyang buhay ay sa kanya lang talaga, magiging closed case na po ba ito or hahanapin pa natin ang kadahilanan kung ano ang nagtulak sa kanya? Pwede rin po, ma'am, na mag-imbestiga pa ng malalim pa. Oo. Depende po dun sa anong decision po nung pamilya, ma'am. Kung okay na sila dun sa resulta nung autopsy result o gusto pa nila magpa-imbestiga. Mag-iimbestiga po kami. Oo. Palagay ko dapat mas palawakan natin yung imbestigasyon na, no? Dahil kung ano't ano pa man ang naging paraan ng pagpanaw, no, ni Juna, siguro kailangan din nating malaman kung bakit at kung ano ang nagtulak sa kanya. Kung yun man talaga ang naging dahilan ng pagkawala niya sa mundong ito. Okay? Sinusubukan rin sana natin na makuha yung panig nung kanyang amo pero parang ayaw nilang magsalita on air pero handa naman sila na makipag-coordinate at mag-cooperate sa kapulisan. Ha? Hindi natin hindi nila rin tinuturing sila ang sarili nila na amo kasi nga kinukup lang daw nila itong si Juna at as a matter of fact ay magkasama sa eskwelahan yung mga anak nila, mag-best friend pa nga daw. Opo. Okay, mukhang malalim ang mga ang mga pangyayari. Ganun pa man, huwag po kayong mag-alala kasi gagawin po ang lahat ng kapulisan at nandito po ang wanted sa radyo. Tatay Jonathan, po. Ano ba ang gusto niyo sanang sabihin kung merong mga nakikinig na mga kaibigan si Juna ngayon? Kasama na si Ann, tinatago natin sa pangalan na Ann, yung kaibigan niya. Anong gusto niyo pong iparating? Salamat po, nakinig po ko sa kanilang mga desisyon nila. Dapat matulungan po ako kay lisod po lang kamatangan sa aming probinsya. Tay, ilan po ba ang anak ninyo? Dalawa po. Nag-aaral po ang lalaki ko doon sa Bisaya. Pang-ilan si Juna? Panganay ba? Pangalawa. So, bunso si Juna. Kailan niyo po huling nakita si Juna? Yung June 26, yung bakasyon sa summer po. Ah, nakapagbakasyon siya nung June, no? Hmm. So, mga halos 6 months ago, nakapagbakasyon siya at nagkita kayo. Wala po ba kayong napansin na kakaibang kilos ni Juna nung huli kayong nagkita, Tay? Wala po. Wala naman. Maganda naman siya. Ayos naman yung kalagayan.
Pero hindi niya sinabi ano na lumipat na pala siya. Hindi po. Hindi po niya sinabi. Oo. And alam mo ba kung bakit? Oo, bakit hindi sinasabi ni Juna kung saan na siya nakatira or nagtatrabaho? Bakit parang inilihim niya ito sa pamilya niya? Ano po, ma'am? Minsan po kasi na ano si Jonah, ma'am, eh. Hindi niya po talaga sinasabi. Minsan gusto niya rin lumabas ng bahay, kaso nga lang po nakalaki po yung bahay niya. That time lagi daw po nakalaki yung bahay. Hindi. Bakit niya hindi sinasabi kung nasaan siya? Bakit hindi niya sa inyo, alam ba ninyo na pangalawang bahay na ito na tinitirhan niya? Hindi po, ma'am. Okay, kilala niyo ba? Pero ang gusto niya lang pong mangyari is lumabas na po diyan sa bahay ng amo niya. Ang di lang po namin alam na diyan po siya nang nagaano po siya, nangangatulong po siya ganun. Doon lang po namin nalaman na patay na si Jonah. Okay, nag-aaral ka pa rin ba, An? Magkasama ba kayo sa eskwelahan? Hindi po, ma'am. Sa TikTok lang din po kami nagkakilala. Ah, okay. Pero nagkikita kayo? Dapat po. Magkikita po dapat kami. Kaso nga lang po, sa masamang palad po, bigla po nangyari sa kanya yung ganyan. Kasi nga po, hindi po kami naniniwala na pinatay niya yung sarili niya. Kasi nga po, nangako po siya sa amin na lalaban siya para sa lola niya. Tapos, bigla po, one day na lang po, nawala na lang po siya. Okay. So siguro ito nga, mas malalim pa na pag-iimbisig ba ang kailangan natin? Ano? Kasi naghahanap rin tayo, like itong si Ann na nagmamalasakit rin lang, ay mahigit kumulang 2 buwan pa lang silang magkakilala, ni hindi pa sila nagkikita. Pero ganun kasi yun, Shari, eh. Kung minsan mas makakagaanan mo pa ng loob yung mga taong hindi mo kilala. Lubos. Makakapag-share ka. Pero at the same time, maganda rin yung makahanap talaga tayo ng yung, kumbaga, nakasama niya ng matagal. Ganun. Napa-autopsy na natin. Okay? Meron ng autopsy. At Sergeant Sumabat, today natin expected, di ba? Hello okay. po. Sergeant Sumabat? Opo. Opo. Oo. Pero sa inyong initial na investigation, meron ba kayong nakikita na foul play kung sakasakali? Sa initial ninyo? Wala po, ma'am. Okay. Uh-huh. So siguro mas laliman pa natin at tututukan po. Okay. Ng wanted sa radyo. Nakausap naman na nila yung sinasabing amo na ayaw nilang sabihin na amo sila, no? Pero siguro mga kapitbahay, pwede rin nating tanungin. Yung pong caretaker po nung tinaupahan po niya, ma'am. Yung caretaker? Opo. Landlord pwede po. Landlord. Pwede po yung kausapin. Mm-mm. Yung mga kapitbahay daw doon po. Yan, pwede yung mga kapitbahay. Oh. Oo, so, Master Sergeant Sumabat, siguro itong mga lead na ito, gamitin natin para malawak pa po ang ating pag-iimbestiga. Sige po, ma'am. Sige po. Okay. Sige po. Mag-iintay muna tayo. Opo. Balikan po namin itong kaso po na ito, ma'am. No, from time to time, aalamin po natin yung update and also yung resulta po ng autopsy. Ipa-follow up na rin po natin kila Sergeant Sumabat po. Okay, and again po ang aming pong taus-pusong pakikirami po sa pamilya po ninyo and again kay Tatay Jonathan Balila. Tatay Jonathan, Tatay, meron po bang kakulangan po sa funeral? Ano pa po ang kailangan niyo po, Tay? Nailibing na hindi po. Hindi pa. Tay, may pangangailangan po ba para po sa funeraria po o sa libing ni Juna? Gusto ko nga na, masolba ng problema nga, mabayaran lang ang plenaria at saka libingan po. Magkano po, Tatay Jonathan? Ano, 35 yung plenaria at saka 1,000 po sa libingan. Okay. Tatay, magbibigay po kami, Tatay, no, yung kakulangan po sa funeraria at saka sa libingan, Tatay. Kami na po, si Senator Raffy na po ang bahala po magbayad po, Tatay. Sasagutin na po ng wanted sa radyo yes, at po. Ni Senator Idol Raffy yun pong pagpapalibing ng kay Juna at kung ano pa man po siguro ang pwede pa naming maitulong. Yes po. Pupuntahan na lang po namin kayo dyan, Tatay. Salamat po and muli po ang aming taus-pusong pakikirami po sa pamilya niyo po, Tatay Balila. Marilyn, ikaw uuwi ka rin ng summer? Hindi po, nandiyan po yan sa Bulacan. Ay, sorry, nasa Bulacan. Okay. Okay po. Sige po, ma'am. Kausapin ko po kayo, ma'am. Yung face mask po. Kausapin ko po kayo sa kabilang studio, ma'am. Magandang hapon po.